libutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kanilinan. Sinabi sa kanya ng mga paraseo, ikaw lang ang nakapapatoo tungkol sa iyong sarili. Walang patotohanan ang ganyang patotoo. Sumagot si Jesus, kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ito alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Umatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako umahatol kanina. At umatol pa ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol. Kundi kasama ko ang Ama na nagsubo sa amin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang saksi. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatutuo rin ako o rin ang Ama na nagsubo sa amin. Siya'y tinanong nila, nasaan ang Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Ito ang salita ng Panginoon para sa kanyang pamamagitan at sa lahat ng kanyang anak. Amen. Ginawa ng Diyos ang matigiman, hindi yung matigiman na nangyayari sa mundo, hindi yung dilim na naranasan natin kapag gabi, upang matanglawan tayo. At maisip natin, kailangan pala natin ang ilaw sa gabi-gabi. At ito yung literal na ilaw. Pero sa ating buhay, naranasan din po natin yung mga katigiman sa mundong ito. Iba't iba lang tayo na naranasan, pero mayroong iisang Diyos na dapat maisip natin na sa kabila ng ating pinagdadaanan, may Kristong dumating na buhay sa mundong ito, ipinanganak upang maging iwanag ng sanglibutan. Ngayon, ano nga ba ang sinasabing liwanag? Ang mga pagpapalang dulot ng liwanag. Ano nga ba ang mga pagpapalang dulot ng liwanag? Unang-una, ang liwanag ay nagbibigay ng karunungan sa tao. Sabi dito, light brings knowledge and interaction with our environment. We use sight as our main source of knowledge in the world. Jesus brings us true knowledge.
about eternity and salvation. Ang ilaw na ito, na daladala ng manlulubos o manliligtas si Kristo, ay ang katalinuhan. Sapagkat natuto ka na hanapin ang tunay na liwanag. At nakikita mo at nasasaksihan mo yung kanyang ginawa na pagliligtas sa iyo. Nakikita natin lahat ito. Kaya yung ilaw na ito ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Nung dumating si Kristo, nakita niyo po doon sa eksenang ito. Ang kausap niya dito yung mga para sa iyo. Sabi niya, nagpapakitoo ka lang sa sarili mo. Pero ano yung sagot ni Kristo? Kung ako'y nagpapakitoo sa aking sarili, ako'y totoo. Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at saan ako mapunta. Samantalang kayo, hindi niyo alam kung saan ako pupunta o saan ako nanggaling. Pero dahil may Kristo tayo sa buhay natin, alam natin kung saan tayo nanggaling at saan tayo pupunta. Ang tunay na diwan ng kapasuhan ay ang katalinuhan. Nagiging matalino tayo sa lahat ng bagay. Kagaya nga ng sabi ko kanina, nagiging matalino kayo kasi alam niyong Pasko, tatakas kayo. O, diba? Alam niyong Pasko, maghahanda kayo. Pero hindi ganito eh. Hindi ganito yung gusto kong tukuyin ng Panginoon. Ang katalinuhan binigay niya upang makapag-isip ka na ang araw na ito ay hindi araw para sa iyo. Amen. Kundi ang araw na ito ay para kay Kristo. Kaya salamat sa Panginoon dahil nandito kayo, naisipan niyo na pasalamatan ng Diyos sa lahat ng pinagdaanan niyo sa loob ng isang taon. Amen. Light brings holiness. Nagbibigay ng kadalangan o kapurihan, kabanalan, ang ilaw na ito. Light cleanses our purity or purifies. The sunlight kills germs in clothing. Ultraviolet light is often used to purify drinking water. Ano po ang kinangay ni Kristo? Sa teksto na sinabi niya, kayo ang maging asin at ilaw ng sanglibutan. Ang ibig sabihin po ito ng asin at iwanan na tulong ng Panginoon ay upang linisin ang lahat ng karumihan sa ating buhay. Kaya nga, yung liwanag na nanggagaling kay Kristo, nagbibigay ito ng kabanalan sa ating lahat. Ang pagdating ni Jesus Christ ay ang pagtubos niya sa kasalanan. Kaya nga, sinasabi ito, yung ultraviolet light, ito'y ginagamit upang makapag-purify ng water. Yan po yung technology ginagamit ng water purification system. Kaya kung meron po kayong mga alam na water station, ito po yung ginagamit nila. Para linisin ang tubig na ito at mawala naman ng germs o yung bang mga impurities sa tubig. At ganito rin ang ginamit ng Panginoon sa ating lahat. Yung tumanglaw na ilaw, hindi pa siya pinapanganak, may ilaw na. At ito yung talang sinunda ng mga pantas. Hanggang sa siya'y maipanganak, nandun pa rin yung liwanag na nagbigay ng gabay sa kanila. Kaya ito po, nagbigay sa kanila at nagbibigay sa atin ng kabanalan. Ano pa? Light brings safety. Naniniwala mo ba kayo na ang ilaw ay nagbibigay sa atin ng seguridad? Amen. Makikita naman natin yan sa mga lansangang maliliit. Iba hindi ligtas. Ang lansangang maliliit, pwede kang mapakama kapag ka maliliit yung lansangang. Pero kung may liwala na nandoon, ibig sabihin ligtas ka. May kaligtasan ka. At ito ang gusto iparating ng Panginoon sa atin na mayroong kaligtasan dahil sa liwanag na dulo niya. Ano pa ho? Life brings joy. Masaya po ba kayo ngayong Pasko? Amen. Amen. Masaya tayo ngayong Pasko kasi hindi birthday natin. Birthday nino? Jesus. Birthday ni Jesus Christ.
Sino si Jesus Christ? Si Jesus Christ ang nagligtas sa iyo. Amen. Si Jesus Christ ang nagbibigay ng perfect Pasko. Amen. Si Jesus Christ ang nagbibigay ng handa mo tuwing Pasko. Amen. Si Jesus Christ ang nagbibigay ng maganda mong kalusugan. Amen. Si Jesus Christ ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo. Amen. Pero ito, ang tandaan natin mga kapatid, birthday ni Jesus, pero siya ang nagbibigay sa atin. Diba, usually ang ginagawa natin kapag may birthday, tayo yung nagre-regalo sa kanya. Pero hindi, baliktad si Kristo. Ayaw niya na tayo magbigay sa kanya. Kundi ang gusto niya palagi, bigyan niya tayo ng mga pagpapala na kinakailangan natin sa araw-araw. Ganun kabuti ang Panginoon. Meron pong isang kilalang Pasko na ang ugali po nitong Pasko na ito na tagad may pag-isina. Maklase po nito sa seminary. Ang ugali po nito, pag nag-birthday po siya, hindi po siya tumatanggap ng gift. Kundi yung birthday na sineselebrate niya, siya po yung nagbibigay sa mga bata nung pamasko. Simpleng regalo na pinagkakaloob niya sa mga bata na makilala niya. O kung mayroon mong pumunta sa church na mga members na bata, binibigyan po niya tuwing araw ng araw niya. At ganito yung naging modelo niya kasi sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, kaya ako ginagawa ito kasi ang modelo ko si Jesus Christ. Ayoko ako ang bigyan. Gusto ko ako ang magbigyan. Amen. At nawa, mga kapatid, ganito rin yung maging modelo natin. Na kapag araw na araw natin, huwag tayo mag-e-expect na bibigyan tayo. Kundi dapat tayo mismong mag-motivate sa sarili natin. Dapat pala ako ang magbigyan. Kasi ganito yung ginawa ng Kristo. Nagbigay siya ng liwala sa mundo. Yan po yung una. Ang mga pagpapalang dulot ng liwala. Ito naman po yung pangalawa, ang buhay na nagtataglay ng liwanag. Dumating sa buhay natin na tayo ay namumuhay sa kadiliman. Tama po ba ako? Merong mga pagkakataon sa buhay natin na in the past, nandun tayo sa kadiliman. Pero nung nakilala natin si Kristo sa pamamagitan ng church, nagkaroon na yung liwanag sa buhay, di ba po? At na-express ko yung inyong sarili na mapalad pala ako dahil meron akong liwanag sa buhay ko. Alam niyo po, December 16, 1944, this is the bloodiest war in the history. World War II. Ito po yung tinatawag na pinaka malawakang yera sa buong mundo sapagkat ito po ay ang nadami mo dito talagang lahat ng bansa. From America, Europe, Asia, Africa, Australia, nakasama lahat. Yung itong kontinente na ito, naglaban-laban. Laban doon sa Japanese Empire at sa German Nazi. Alam niyo po, ito yung pinakamalungkot na Pasko na sinapit ng mundo. December 16. Alam niyo ba kung ilan ang namatay sa Europe pa lang? Estimated ang American na namatay ay 80,000. Ang German na namatay nasa 100,000 plus. Sa Asia, almost 100,000 people. Sa Africa, 50,000, around 50,000 ang namatay. Sa Australian soldier, mga nasa 30,000 ang namatay. Nasa history po ito. At ito yung pinakamalungkot na Pasko sapagkat umabot ng December 16, 1944. Imagine ninyo, nagsimula ang gera. March 1939, umabot po ng 1945 ang yera. Imagine niyo kung ilang Pasko
wala silang makitang liwanag. Puro kadiliman ang nakikita ng tao. At alam niyo po ba ang saypan? Nung sinamon ng Japanese Empire, imbis na sumuko ang mga saypan at mga tao sa saypan, hindi sila sumuko. Alam niyo po ang ginawa nila? Nag-suicide na lang sila sapagkat ang paniwala nila kaysa magpasakot kami sa mga Hapon, magpapakamatay na lang kami. At ito, yung pinakamadilim na nangyari sa mundo. Meron pang isang nangyari na kadiliman sa mundo. March 16, 2020. Yes. Tumating si COVID-19. Naging madilim ang buhay ng tao. Maraming namatay. Almost million ang namatay sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po ang sinasabi ko dito? Kapag tayo ay nabubuhay sa kadiliman, may pangit na mangyayari sa atin. Pero dahil ang buhay na nagtataglay ng liwanag ay nating Kristo, at dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, nakakapta natin ang liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo, at dahil dito, tayo mga naliwanagan na ang siyang magpapatuloy ng nasimulan ni Jesucristo. Tayong lahat ay gagamitin ng Diyos upang maging liwanag ng sanlibutan. At ito po ang isang kwento na maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon. At dito na rin po ako magwawakas. Meron po isang kwento tungkol sa isang lighthouse keeper. Alam niyo po ba yung lighthouse keeper? Sa parola? Parola. Alam niyo po yung parola? Siya po yung nagsisindi ng parola. Itong tao ito. At ang duty niya is to light the lighthouse. At sindihan niya yung lighthouse. Kasi doon sa lugar na ito, maraming dumadaan ang barko at kailangan ng liwanag na nanggagaling doon sa lighthouse. At sa kanyang duty, sabi niya, madali lang naman pala yung aking trabaho sapagkat gabi ko lang naman sisindihan ito, papatayin ko sa umaga. So, ganun lang yung duty niya. Pero para tayo, ang dumalaw sa kanya ay isang buntis. Ang sabi ng buntis sa kanya, Manong, kailangan mo po ng langis. Sabi nung nagsisindi ng parola, bakit? Kasi malapit na ako manganak. Walang ilaw sa aming tahanan. Kailangan ng kumadronan ng ilawan upang ang aming anak ay madiliban ng maayos. Binigyan niya ngayon ng 1 litro yung buntis na ito. Sumunod lang, pumunta sa kanya isang magulang na babae. Sabi niya yun, Manong, pwede mo bang makahingi ng kakaunting langis? Tanong nung nagsisindi ng parola, para saan? Wala kasi ilaw yung aming tahanan. May 2 buwang anak na nag-aaral. Binigyan niya ngayon. At pangatlong lumapit, yung isang engineer. Sabi niya, naubusan kami ng langis. Pwede ba kami humingi kahit 5 litro lang para lang din sa generator? Binigyan niya ngayon ng 5 liters. Pero dahil sa kapabayaan niya, mayroong mga barkong naubusan yung lighthouse ng langis at namatay ang ilaw. Mayroong nagkabangga ang mga barko. At yung barkong ito, maraming namatay dahil sa kanyang kapabayaan. Ngayon, kung nag-imbestiga yung mga polis, ang sabi, naubusan pala ng langis ng lighthouse. Kaya maraming hindi natanglawan ng liwanag.
Mga kapatid, ano po ang ibig kong sabihin dito? Hindi po masamang tumulong kapag kailangan ng liwanag. Hindi po masamang magbahagi tayo ng ano ang meron tayo upang maliwanagan sila. Pero ang masama, tumulong ka pero napabayaan mo ang iba. Pinili mo lang kung sino yung tutulungan at hindi mo inisip na meron kang duty na dapat gampanan at ang duty mo ay ang anak ni Kristo at yung liwanag ay dapat ipakalan mo. Hindi lang namimili ka, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa kaibigan, hindi lang kung kanino. Tayong lahat ay niliwanagan ni Kristo, kaya dapat magliwanag din tayo sa lahat. Yan ang diwa ng Kapaskuhan. Ang liwanag ni Kristo ay kumalat sa mundo. Amen. Dahil sa mga naunang disipulo. Kaya nawa mga kapatid, sa Kapaskuhan ito, magliwanag ang ating buhay sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya muli, mga kapatid, sa umagang ito, Merry Christmas po sa ating lahat and God bless po sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng